So, yun nga, welcome back dito sa ating channel. And yes, for today po, gusto ko lang i-share sa inyo etong mga halaman na ating na-purchase dyan sa Thailand. At syempre, gusto ko rin ibigay sa inyo yung konting experience at syempre, yung mga issue ngayon sa mga plant seller na nasa Thailand, ha? Hindi ko naman lahat, nilalahat sila. Yung experience ko lang sa iba, ha? At syempre, iba yung experience nyo, iba rin yung experience ko. Kaya eto experience ko is isi-share ko lang po sa inyo. Kaya bago ang lahat, ako po pala si Jen. Sa mga bago dito sa aming channel is kung mahilig po kayo sa halaman. At syempre, kung gusto nyo po ng konting mga napupuntahan, na budget friendly, ayun po yung bago namin ginagawa ngayon ni DPS. Sana masubscribe and like nyo rin po yung aming Facebook page. Siya yung papakita natin. At syempre, itong YouTube channel natin. Kaya yan, magala tayong paligoy-ligoy pa. Let's start po dito sa unboxing natin episode from Thailand. Walang iba. Ito po is galing kay RL Plant Source International. And yes, alam ko napakarami ng isyong lumalabas. Kaya iisa-isahin natin yung mga issue na yon na sa experience ko, ha? Kaya yan, sa inyong lahat, please keep on watching. So, eto na nga, ha? Iisa-isay natin etong buksan. At habang binubuksan ko, sasagutin natin yung ibang mga issue. Ha? Kaya, kagabi ko pa to nakuha. Totally, kagabi. Pinalalakar kasi sobrang laki. Kung ipipilit ko kasi siya sa motor, hindi kakayanin ng motor, ha? At syempre, nag-aalala din ako dun sa lalamab na motor. Baka kasi kung anong mangyari sa lalamab pag pinilit. Alam nyo, minsan, may mga buyer kasi na basta makatipid lang sa shipping fee. Bahala na kung ano itsura ng halaman dyan sa mga pa-shipping nila. Basta makatipid lang, pero hindi nila alam. Minsan, pag ipinilit natin yung isang bagay sa mga ganun, lalo na pag shipping. Kasi ang shipping ang pinaka-importante. Alam nyo, ang packing, syempre, sino ba naman seller ang ayaw na hindi maganda yung halaman pag dumating. Alam ko lahat naman ng seller is ginagawa lahat yung the best nila para maayos yung halaman. Ang pinaka para sa akin, ha, sa experience ko as a seller and as a buyer, pinaka importante is ang shipping. Kasi nasa kamay nila kung gaano kaayos marireceive ng receiver ang halaman. Ha? Ayan. Hindi ko pinilit. Sabi ko, wag na po lalakar. Ay, wag na po lala ng motor or wag na sa motor, okay lang, ipalalakar. Ayan. Kaya from, dun sa, parang sa airport from here, gumastos ako ng mga parang nasa 700 ganun, ha? Kasi humingi pa yung, yung driver ng patol gate, which is normal. Yung po sa iba, na ako nagpapaship ako ng halaman, sabihin sa akin, bakit mo yung, yung nakalagay dun sa apps o nakalagay dun kay Lala Move is nasa 500, sinisingil po ako ng driver pati nung toll gate. Hindi po libre si toll gate, nasa sa kanila po yun. At nasa driver din po yun kung saan siya dadaan. Pero more on, dumadaan sila talaga sa hindi ganun ka-traffic. Kasi nga naman, gas syempre, sobrang mahal ng gas ngayon, di ba? Naiintindihan ko yun, which is so normal. Kaya huwag po kayo magtaka kung nahingi sila ng mga toll gate kasi nagtatrabaho po sila, hindi ang kawang gawa, ha? Kaya ito yung unang halaman. Totally ito, sagutin natin yung ibang issue. Sabi nung iba, hindi pa raw nakakarating sa kanila yung mga halaman nila na from dito sa sa seller na kaila RL. Sa akin kasi walang issue ganun. Yes, matagal, sobrang tagal nito. Kasi nagkaroon ng issue bago to. Nung nakapag-purchase ako, nagkaroon ng napakadaming issue, lumabas ang mga issue ng mga plant seller na nasa Thailand. Kaya ayan, sobrang tagal talaga na nangyari nito. Pero sa akin, okay lang. Wala akong problema doon. As long na makuha ko yung halaman, okay. Ha? At saka, unang-una is, hala, ayan. Ito yung halaman na nakuha ko. Napakaganda ng packaging. Hindi naman kasi sila ang nagpack nito, ha? Kaya dun sa sa babayaran mo, merong parang packaging fee, 150 ata. Okay lang kasi mismo yung mga pinupuntahan nila na lugar doon or
store, sila na rin yung nagpapak. Nagbabayad na lang sila ng extra. Ayan yung pagkapak. Ayan. Ganyan siya. Nakaganito. Ayan. Nakaganyan. At nakapapel. Which is, napakadaling magpak ng mga ganito. Kasi nga, papakita ko ah. Kasi uprooted yung mga halaman. Ayan, uprooted. Ayan ha. Kaya dapat, ano ka rin, open-minded ka sa mga uprooted. Kung hindi ka, kung hindi mo kaya yan, kumbaga magtataka ka, ba't ganito, ba't iba yung pinakita ninyo sa video, huwag ka nang bumili. Kasi basta sa mga international dyan, lahat yan uprooted. Kasi may mga pahit po, permit po yan. Hindi nyo alam kung magkano binabayad nila sa mga ganyan, ha? Ako, siningila ko nun dati ng 10,000 para lang sa permit. Kasama yung pahit to. Depende pa kung ilang mga halaman yung ipapadeliver mo. Sa kanila kasi, bultuhan. At meron silang, syempre, meron silang ano doon ng mga, ano talaga, may ari owner ng mga plant store doon. Kaya, siguro na malaking tulong din yun. Malaking tulong sa kanila yun, mga nagpa-plant seller dyan, ha? So, ayan, doon sa mga naka-experience daw na hindi din na nadala sa kanila yung halaman. Hindi ko na-experience yun. Ayan. Eto po ha, disclaimer. Eto pong lahat ng to, binili ko. Hindi po nila alam o hindi nila ako kilala na ako yung nag-purchase na yon. Kasi mostly, ang pinagmamind ko is yung kapatid ko. Kaya ayan, si Syngonium na Aurea, ganyan itsura niya. Papakita ko na lang dyan kung magkano, kasi nalimutan ko na rin kung magkano ko na-purchase to. Pero ayan siya, ha? Ayan si Aurea. That time kasi mura talaga to sa kanila. At eto, naka-uprooted na napaka okay lang, normal lang. So, eto naman yung isa. At yung isa naman na ano natin, na issue. Halos lahat to ha, pare-parehas ganyan. Nasabi is, niloko sila ng pera, ganyan-ganyan. Hindi ko na-experience ganyan. Ayan. Hindi ko na-experience. Siguro na-experience nila, okay. Pero ako talaga hindi. Kasi alam niya, hindi talaga ako naglalabas ng sobrang laking pera sa halaman. Pinakamalaking nilabas ko na pera sa halaman is nasa, don't do that. Love naman! I can see you. You're filming me. Love! So, pinakamalaki ko na yata na ilabas na pera sa halaman is, sa isang halaman is 15,000. Nagyari ako pa yun. Pero ano ko yun eh. Inipon kong sahod ng YouTube kasi gusto ko yung marami. Kaya ayun. Ayun lang. Pero yung sasabihin mo, mag-i-invest ako ng mga 100,000. Wala talaga. Kahit nga 20,000. Siguro yung 20,000 kasi bibiling ko yung halaman. Tapos, ipopropa ko. Gagawin ko siya as investment. Pero yung sabi mong own ko na ano na keep or ano, ano bang tawag dun? Yung iko-collect ko, hindi. Siguro lahat, all in all. Siguro kung bibilangin mo, di ba? Pero yung one time, big time, di ako ganun. So, eto naman is si, sino ba to? Tricolor to eh. Alam ko tricolor to. Ayan, si Syngonium tricolor. Ganyan itsura niya. Medyo, yes, ano na siya, malungkot, uprooted. Pero si Syngonium is napakadali lang naman niya uling i-revive. Siguro ito, kailangan ko siyang i-revive or nalungkot lang talaga siya. Kasi magaganda naman talaga yung mga ugat niya. Kasi nga, uprooted, ha? Ayan naman yung mga ugat niya. Medyo nagbo-brown, pero yan, kakayanin to. Syngonium pa nga. Diba, Syngonium pa ba? Kaya niya yan, okay mag-alala. Kaya yan, papakita ko rin dyan yung price kung magkano. And then, this one naman, ayan. Kita ko. Nakalimutan ko na nga rin kung anong mga halaman nato. Kung babasahin ko kasi yung mga, ano, yung mga conversation namin dito. Hindi ko alam kung ano na, gano'n na ba kalayo, pero ayan. At, ito pala yung sinasabi nila na, zebra. Ayan. Controversy. Doon ako, nag-purchase na ng zebra sa kanila. Kaya, kasi sobrang mahal dito sa atin. So, nag-try ako ng zebra noong pa man sa kanila. Kaso nga, ang problema ko is, nag-ano siya, ang dami namang ano nito, nag-a-acclimate, at yung pag-a-acclimate ni zebra, medyo malala. Talaga lahat po mawawala, lahat ng dahon na to mawawala. Ganyan siya, ha? Ayan. Lahat ng dahon na to is mawawala talaga siya. Pero ayan yung ugat niya. Uprooted, yes. Ayan.
Ayan. Kailangan lang ito ng total na, kailangan lang niya ng total acclimation process pa. Ayan, nanihilaw-nilaw. Pero carry lang naman. Ito okay pa. Paglagay mo to talaga sa ano, sa mixture, magiging okay din ito. Claiming it. So, ayan, tatawin nyo sa akin, sila lang ba binibilan nyo? Hindi. May mga nabilan na rin ako. At hindi ko na sasabihin pa kasi totally yung nabibilan ko kasi kadalasan. Masungit. Kasi nga, hindi naman ako nagpapakilala kung sino ko. Kasi nga, nahiya naman ako. Kasi may mga plant, talaga naman sa panahon kasi ngayon, ang pagiging influencer kasi, yung malaking tulong sa mga nag-start ng business. Ayan ha. Kasi, ano, yun yung platform. Yung mga platform ng mga influencer. Minsan, may mga iba na libre nilang isinishare sa mga followers at subscriber nila yung mga pinupuntahan nila or mga na-experience nila. Pero may mga iba talaga na nagpapabayad, lalo na kapag product. Stop it! I show it to them. Love naman! You're crazy. So, ayan. Ito pa yung... Ito daw si White Banes. Ayan yung itsura niya, ha? Medyo may differences naman sila ni Zebra. Ito si Zebra, ayan, at ito si White Banes. Medyo may kamahalan si White Banes, pero carry lang. Kasi, ano nga, nakakaluwag-luwag tayo ng mga ilang buwan. Ito, gusto ko rin siyang muna i-acclimate. Pag na-acclimate ko na to, pwede ko na rin i-share sa inyo. So, ayan, balik tayo. Bilang plant vlogger, ha? Love, I can hear that on my video here. Being a plant, ano kasi, plant vlogger, pag may na-video ka na isang garden, or may na-picture ka sa channel mo, or sa Facebook mo, na mga halaman, or mga store na napupuntahan mo, malaki yung mga expectation ng mga may owner, na sobrang malaki yung maitutulong mo. Hindi, kumbaga, bubuhos dun yung mga buyer, ganun. Siguro na mga panahon ng pandemic, yes, malaking tulong talaga. As in, talaga mga picture mo lang, pinupuntahan din na dayo ng mga seller din, di ba? Pero ngayon na pwede na makapunta at marami ng option, yan mahirap na. May mga plant vlogger na nagpapabayad. May mga plant vlogger na katulad ko na wala, libre lang. Kasi nga, passion yon or ano naman namin yun, kumbaga, sharing, di ba? So, ayun, para sa akin, ganun lang naman. Totally, may mga sahod naman kami sa YouTube. Yes, may sahod kami, pero hindi ganun kalaki yung akin, ha? Baka isipin nyo, sobrang laki. Yung iba, siguro malaki, pero alam nyo, hindi rin naman kasi ganun kadaling makakuha ng followers at subscribers. Sobra, ilang years din ako dito sa YouTube bago ko nakuha yung mga subscriber na yan. May mga katulad ko na nagpapabayad para lang umano agad, kumbaga dumami agad yung subscriber nila. At yung iba naman, ginagawang ads yung mga video nila para magkaroon ng maraming views. Hindi kasi ko ganun. Kasi nga, nahihinayang ako sa pera. Ayan. Para sa akin, hindi naman to career. Ha? Memories talaga po. At saka yung sharing ko, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo, di ba? Pero ito yung na-experience ko. Ayan, yun lang yung mga konting idea, ha? Para sa aming mga plant vlogger. Pero eto, lahat po pinurchase ko, hindi nila alam. Ito yung disclaimer ko, hindi nila alam na ako to. Hindi nila alam na ako yung mga nag-purchase nito. Kaya ayan, yung experience ko. Ang dami kasing lumabas na issue, di ba? Sobra. Eto si SP. Ayan yung SP Columbia nila. Ito yung sinasabi kong parang ibang-iba sa SP natin dito. Iba si Columbia na SP nila doon. Tapos iba yung SP na nandito sa atin. Kasi nga, nagkaroon ako ng mga comparison sa kanila. Kaya yun na experience ko. All in all, ang experience ko kaila RL Plant Source International is maganda. Yes, tumagal. May reason naman bakit tumagal. Kasi nagkaroon ng maraming issue. At saka naman, pag nagla-live selling sila, nagsasabi sila kung kailan nila ipapaship. Siyempre, ano hindi natin na kailangan marami na sila maipaship
muna kasi sayang yung ano kasi, sayang yung mga permit kung pa isa-isa yan. Syempre may mga ano yan, kung ilang bulto ba nila ibabagsak sa airport ha. So, eto, yun yung experience ko sa kanila. May mga experience ako sa iba, yes, kaso ngayon nga sabi ko sa inyo masungit at saka okay naman sa packaging, uprooted, lahat sila uprooted. Pero, yun, yung medyo, parang pang paisa-isa kasi binibini mo, medyo huyo ka sa ibang mga seller. Ayan, na-experience yun ba? Ako na-experience ko yun, nahuyo ako dahil isa lang yung na-purchase ko. Kasi gusto ko munang itry. Alam ko naman na, ano, hindi ganun yun, kumbaga para sa kanila, baka waste of time. Kasi nga, nandun sila sa ibang bansa, tapos ang bibili mo, isa lang, di ba? Kaso nga ako kasi, gusto ko munang itry. Kasi nasa huli yung pagsisisi. Lahat ng seller, lahat po ng seller, kahit ano pang binibenta nila, mapabahay, sasakyan, or mga property, or mga things, ipapangako nila lahat ng kaya nilang ipangako. Diba no? Marketing strategy kasi yun. Kailangan makuha mo yung loob ng buyer. Ayan ha. Isa ko sa mga marketing dati pa man. Trabaho ko na yun. Kaya alam ko yung way. Sell yourself first. Diba? Yan. Yan yung makikita nyo sa mga plant. Ay, sa mga seller. Sell yourself first. Yan. Politiko. Oo. Parang politiko ka. Kailangan makuha mo sila. So, yung iba, syempre, na kukonvince ng magagandang salita. Kaya, ayan, bibili ng marami. O, sige, marami. Eh, ako kasi talaga, gusto ko itry muna. Try. 1 to 2 plants, okay. Walang problema. Tsaka yung medyo hindi ako iiyak kapag sobrang namatay na. Kasi nga, nasa ibang bansa yung maging open-minded kayo. Kayong mga impokrito, ha? Umiyak ako nung 8,000. Yung 8,000 yung na-purchase ko. Kasi 8,000 na halaman yun. Eh, yun o'y si Cream Brulee. Iniyakan ko yung kasi Warok nga. Yung kapatid ko si Warok. Magkano yun doon? 10,500 that time, no? Kamahalan. Kahit kailan talaga. Si Cream Brulee, nabili ko ng 8 na matay. Nag-acclimate siya ng todo. Hindi ko siya nahabol. Kumbaga, that time, di pa ako ganun ka-knowledgeable sa mga acclimation. Kaya namatay. Tapos lahat talaga ng Antorium variety na galing doon. Regale, yan, lahat sila is dead on spot. Hindi dead on arrival ha. Hindi ganun. Dead on, naghihingalo, 50-50, ganun. Na-ICU. Ayan, balik lang tayo. Kasi may time, na-ICU pa. Naniwala pa ako doon sa iba, ICU mo, ganun-ganun, ineme. Pero, pag pala mga baguhan ka talaga sa halaman, kailangan, ano, gagawa ka ng sarili mo experiment, na? Kailangan matututo ka ng sa sarili mo. Kasi iba yung experience sila, iba yung experience mo, iba yung halaman mo. Although, same kayo ng halaman, maybe, magkaiba kayo ng environment ng paglalagyan mo sa halaman, isa yon sa kailangan mong maintindihan. At syempre, kailangan open ka na kahit anong mangyari dun sa perang in-invest mo, pwedeng mawala at pwedeng lumago. Yan ang number one, ha? Kaya ayan, kaya dun sa napakaraming chismis na nagkalat, hindi ako isa dun. Kumbaga, hindi ko na-experience yun. Hindi ako isa sa dapat mag-post para doon. Sila siguro na-experience nila yun. Pero ayan, sobrang, hindi ko alam kung sino may kasalanan. Ayoko magsabi, ayoko mag-point out. Kasi iba yung mga experience nila, di ba? Basta ito yung experience ko. Hindi ako naging wise. Hindi ako sobrang wise. O sasabi nyo, ma'am, naging smart ka lang, naging wise ka lang. Hindi. Kasi nandun lang ako sa point kung ano lang yung kaya ko. Hindi ko talaga kaya yung mga thousand. Hindi ko kaya yun. Kung ano lang yung kaya ng pera ko, dun ako. At kung ano yung kaya kong i-risk, dun lang ako. Ha? As long na kaya ko, hanggang dun lang ako. Yun lang. Kaya yun yung aking point of view sa mga nalalabas na mga issue. Kaya sa inyong lahat, kung marami kayong naging... Huwag kayong matakot. Ito pala, isa. Huwag kayong matakot na mag-take ng risk kung yung risk naman na yun is ikakasayan nyo. Ha? Kasi mas mahirap naman yung hindi nyo naman itrinay tapos in the end, sana pala trinay ko, ganun-ganun.
Basta alamin nyo lang kung hanggang saan lang yung kakayahan nyo. Kung ano lang yung kaya nyo. Kung 500, 1,000, go! Basta may itry mo, di ba? Pero kung mga 1,000 na, pag-isipan mo na yan. Pero kung ano, kumbaga kung mga, para sa akin, kung 3,000 pataas na yung paglalabanan natin ng risk, medyo nag-iisip ako niyan. Kasi ang una kong iisipin, yung balik, kailangan makuha ko yung balik in future kasi, di ba? Eh, pero kung ano ka lang naman, plan, ano ka lang, ano ba to? Yung nagko-collect ka lang, yan. Ewan ko kung ano yung differences namin. Kasi ako, plant collector and plant seller. Kumbaga, pag ito mga halaman na to, iniisip ko, in near future, kailangan meron akong ma-share sa iba para naman bumalik yung konting na i-invest ko, diba? Kaya yun yung mga para sa hanis differences natin as a plant seller and plant collector. Naintindihan ko kayo. Kaya doon sa mga issue na yan, yun lang masasabi ko. Yun kasi experience ko, ha? Kaya ayan, sa inyong lahat, thank you, sana yes, huwag kayong magsawang sumuporta sa mga plant seller at saka syempre sa mga plant collector na nandyan. Kadalasan ngayon, yung mga plant collectors dati is nagiging plant seller na rin ngayon dahil kailangan nila nang ipropagate yung mga halaman nila. At mas, kung bago ka, mas okay na doon ka magsimula sa mga nagpa-plant collector na nagka-cuttings-cuttings kasi doon acclimated na yung halaman, ha? At mas ano na yung knowledge nila sa paghahalaman. Marami ka na matututunan sa kanila. At kung bago ka sa plant industry, bago ka sa plant industry, mas maiging huwag ka muna mag-try sa ibang bansa ng mga halaman kasi ano, mataas yung risk niya na pwede mo kaya mong buhayin at mataas din yung risk niya na pwede rin silang magbabay sa'yo, ha? Kaya ayan, ayun lang yung ma-open ko sa inyo. At kaya ayan, sa inyo lahat, thank you, at sana yes, subaybayan nyo pa kami sa susunod. Nagkaroon lang kami ng konting, ano ngayon, nagkaroon lang ng konting laylo kasi may pinagdadaanan. Pero ayan, babalik na tayo sa everyday natin. Open na tayo dyan. Kaya, dito kay RL Plant Source International, sobrang thank you. At nandito na po yung mga halaman ko. At sobra-sobra ding thank you dun sa inyong lahat na andyan pa rin kahit minsan di na ako nakapag-share sa inyo, ha? Kaya ayan, sa inyong lahat, God bless, stay safe, at see you po sa ating next video. Kailangan ko na itong i-acclimate muna. Ay, hindi. Kailangan ko muna silang ayusin, ha? Hindi ako hindi ko siya ilalaki. Mahal siya para ilain, ha? Kaya ayan. See you next video!